Hello mga ka-DIY, for today's video ay magpapalit po tayo ng in-flushing. Papalitan po natin itong lumang ito mga ka-DIY. Ngunit itong dito mga ka-DIY, itong sa may fascia board na lalagyan din ng in-flushing ay inorderan ko na po yan sa mga nagsusupply ng roofing mga ka-DIY. Pero sa ngayon mga ka-DIY, ito lang muna yung papalitan natin kasi hindi pa po napabricate yung in-order natin. So ito lang muna ang gagawin natin mga ka-DIY. Ito kasing lumang plain sheet na ito mga ka-DIY ay ibinalik lang po ito ni Tito kasi sila po yung nagawa dito at ngayon ay pinagtulong-tulungan na po namin ito mga ka-DIY. Sa tingin ko ay kailangan talagang palitan ito kasi pangit naman pag ganito lang ito mga ka-DIY bago ang kanyang rope, ngunit pangit naman itong plain sheet na nilagay niya. Marami kasi po siyang in-flushing na tinanggal dito mga ka-DIY kaya dito ko ilalagay. Papalitan ko po ito. Nahihiya po kasi yung tito ko mga ka-DIY na umapak dito sa kabilang roping. Tayo ay tayo mga ka-DIY, nagpaalam tayo sa kanila kung pwede ba tayong pumatong dito para magawa natin ito. At syempre, mabait din naman itong kanilang kapitbahay mga ka-DIY at ay pumayag naman. At isa pa mga ka-DIY ay natakot ang tito ko na umapak dito. Baka daw makadamage siya sa kanilang roping at magkaroon ng tulo. Kaya hindi niya inapakan ito. Hindi nila ibinalik yung kanilang pull out na mga in-flushing. Pero sa tingin ko mga ka-DIY, maganda talaga na i-install ko dito yung mga pull out na in-flushing. Hindi naman magagamit yun. Maging basura lang yun. Sayang din naman. Kasi mabait itong kapitbahay nila ni Tito mga ka-DIY, ginawa ko na rin itong sa kanila na matibay din. Ginawa ko ay ni-rebits ko sa aming si Parlins dito mga ka-DIY. At dito rin magkukunik yung in-flushing na i-install natin dito sa kanilang bahay ni Tito. Magkukunik po talaga ito mga ka-DIY, ginawa ko na po itong matibay para po ay hindi po magbabibrate kapag magkaroon ng malakas na hangin. Kasi po kapag ganun mga ka-DIY ay sobrang ingay, disturbo po yan sa mga taong gustong mag-relax ay hindi makarelax. At dito rin mga ka-DIY, nilagyan ko dito itong maliit na espasyo dito, nilagyan ko po ng in-flushing mga ka-DIY para po dugtungan sa ating in-flushing kasi hindi po kasya dito yung isang span na in-flushing mga ka-DIY. Kaya nilagyan ko ng fascia board para matibay po ito dito, itong maliit na espasyo. At mag-ingat-ingat din tayo mga ka-DIY, sobrang dulas pala yung roping. So ngayon ko na mga ka-DIY na madulas talaga yung roping kapag masyadong matirik yung araw. Ito mga ka-DIY, ang ginagawa ko naman po dito ay minamarkingan ko na po yung kailangan kong ikat para gawin nating capping dito sa nakausli na concrete sa kanyang concrete gutter. Kailangan lagyan natin ng capping mga ka-DIY para wala na po talagang dadaanan yung tubig. At dahil mag-isa lang ako dito mga ka-DIY, wala talaga akong mautusan dito kasi yung dalawa, si Charico at si Sunny Boy, gumagawa din sila ng tiles doon sa baba. Pinagsabay na po namin itong ginagawa namin dito. Sila yung nagta-tiles at ako naman dito. Kaya ko naman pong mag-isa dito mga ka-DIY. Kaso nga lang kapag mayroon akong kailangan abutin ay kailangan ko talagang puntahan kasi wala talaga tayong mautusan. Pero kaya natin to mga ka-DIY. Kiring-kiri natin ito mga ka-DIY. So ito na po mga ka-DIY, natapos ko nang maikat itong gagawin kong cap. Ganito lang ang ginawa ko mga ka-DIY, dinikit ko na siya ng husto at saka binali at i-rebits ko po ito mga ka-DIY dito sa concrete. At pagkatapos ay lagyan din natin ito ng sealant mga ka-DIY. Iwas tulo na talaga mga ka-DIY. Mas maganda sana na makubiran talaga itong buong nakausling kongkrito mga ka-DIY. Kaso po ay meron po kasing disturbo dito mga ka-DIY yung dulo. Hindi na po tayo pwedeng natin i-extend pa. Kaya ganito na lang ang ginawa ko mga ka-DIY para hindi na po tayo mahihirapan. Ay magkakaroon din naman ito ng sealant mga ka-DIY. Sealant lang yung panglaban natin. At dito mga ka-DIY, sinukat ko na po yung dalawang pagitan ng kulod ng ating roping para po sa ating pag-re-rebitan ng ating in-flushing. Maganda pong sukatin natin mga ka-DIY para sintrong-sintro po. Hindi po tayo maligaw. Baka iba po yung mabutas mga ka-DIY ay magkaroon po ng
kaunting damage ang ating roofing. Pero hindi talaga yan maiiwasan mga ka-DIY. Meron talagang mga pagkakataon na ma-miss talaga natin yung ating tinutumbok na butasan. Natural lang yan. Pero may sealant din naman mga ka-DIY. Pwede din natin tapalan ng sealant. Pero dito mga ka-DIY ay nanigurado na po talaga tayo kasi wala tayong dito mga ka-DIY. Wala na tayong ibang pagriribitan. Ito lang po ang kulod ng sin na ito mga ka-DIY. Ito po kasing kulod ng sin mga ka-DIY ay tama po ang measurement nito. Hindi po ito nag-iiba. Kaya kapag makuha natin yung measurement nito mga ka-DIY ay tiyak na matumbok talaga natin yung ating bubutasan. Kapag ganito talaga palagi mga ka-DIY yung mag-observe tayo sa mga sukat ay hindi talaga natin ma-miss yun. Kaya ugaliin talaga natin na magsukat. Gumamit ng linsa o pitik man dyan o anumang magamit natin na matuwid na pwede natin gawing guide sa ating pagbubutas. So, kalalo na sa mga ganitong trabaho mga ka-DIY na maliit lang po yung tinutumbok natin. Imagine mo yung gulod ng sin ay 1 inches lang yon. Kaya mamimiss talaga natin yon minsan kapag hindi natin makuha yung sintro. At dito mga ka-DIY, nire-rebates ko na rin itong dinugtong kong in-flashing kasi hindi po kasya yung isang span kaya dinugtungan natin ito mga ka-DIY. At kung mapapansin nyo mga ka-DIY, dalawa po ang drill bit or cordless drill na ginamit ko dito. Kasi yung isa, pangbutas ko yan sa kongkrito at ito namang isa ay pangbutas ko dito sa mga roofing natin sa in-flashing. Para hindi na po tayo magpalit ng palit ng palit ng drill bit. Kaya dalawa ang ginamit ko dito mga ka-DIY. So advantage po sa atin ito para mapadali po ng kaunti ang ating trabaho. Kasi po mag-isa lang tayo dito mga ka-DIY. Time ngayon mga ka-DIY na ginagawa ko ito ay nasa mga 12 noon na po ito mga ka-DIY. Pero hindi pa po ako bumaba kasi tatapusin ko po talaga dito bago po ako bumaba para hindi na po ako pabalik-balik pa dito mga ka-DIY. Masakit naman po ang init dito mga ka-DIY pero mas mahirap po yung akyat baba tayo mga ka-DIY kaya hindi na muna ako bumaba kasi kaunti lang din naman itong gagawin ko dito mga ka-DIY, malapit na po akong matapos. Ito dito mga ka-DIY, binalikan ko po dito sa dulo kasi ipipix ko na po ito mga ka-DIY, itong ating ginawang capping. At kung mapapansin nyo, iba na din naman ng cordless na ginamit ko dito mga ka-DIY. Ang bala po nito ay pangkongkrito. So ito po yung advantage na sinasabi ko sa inyo mga ka-DIY na hindi na tayo magpalit ng drill bit. Kasi kapag isa lang yung hand drill natin or cordless drill ay kailangan talaga nating magpalit. Kapag kailangan na nating magbutas sa mason, ibig ko pong sabihin ay masonry or kongkrito. At dito mga ka-DIY, ginupit ko na po itong mga tagiliran nito mga ka-DIY para magiging fix po ito. At saka pinukpo ko na po ito mga ka-DIY na para magiging dikit po siya sa concrete. Isinama ko na dito mga ka-DIY itong sa kapitbahay. Ngunit kulang pa po ito mga ka-DIY kasi meron pa pong dito mga ka-DIY. Oh, ito, meron pang daanan yung tubig kaya ginawan ko na din siya ng cup mga ka-DIY. At i-re-rebates ko din ito dito sa aming concrete gutter para wala na po talagang rason na magkaroon ng tulo din sa kanila. Baka kasi magkaroon ng tulo sa kanila mga ka-DIY at tayo lang gumawa dito ay sa atin po ang sisi mga ka-DIY. Pwede tayo nilang sisihin kasi ginalaw natin yung kanilang roofing at nagkaroon ng tulo. So magiging responsable po tayo mga ka-DIY, hindi lang po sa atin at sa atin ding mga kapitbahay. Okay, magkaroon po tayo ng malasakit sa ating kapwa. Yeah.
At ito na nga mga ka-DIY, natapos ko na po ito mga ka-DIY. Mamaya ay lalagyan ko na po ito ng sealant. Pero bago po yun, ipapakita ko din ito dito sa inyo mga ka-DIY. Ito po ang ginawa nilang concrete gutter. At inapplyan na din ito mga ka-DIY ng flexiband para wala po talagang tagas. At ito dito mga ka-DIY, itong paglalagyan sana ng wall cap ay hindi man lang nila inabangan. So ganyan na lang ang ginawa nila. Hindi ko na ulitin yun kasi malaki ng trabaho yun. Yun na nga lang yun, sabi niya, yun na lang. Okay. At dito mga ka-DIY, ginawa ko na rin ito dito, ang end flashing din dito sa dulo ng ating roping. Ito na po yung mga dugtungan dito mga ka-DIY. Ito po yung nagpa-iskwala, yung nakapael.